Paano, Shen? Bukas ulit. Text-text tayo. Shop tayo ulit. Hindi bukas. Sige na, umuwi ka na. Oy, bukas ha? Oo, bukas. Pahinga ka. Gagahan ka na. Mukhang inuumaga na naman kayo nung Eric na yun. Ayoko lang naman yung kasing umuwi ng lasing dito lang. Uy, ano? Sa kung kanil-kaninong bahay ka, uuwi, magpapaumaga, tapos maglalasing? Ano ba nangyayari sa'yo, Shen, ha? Hindi ka naman dating ganyan. Ano nangyayari sa akin? Naging instant nanay ho ako. Yun ho yung nangyari sa akin, la. Isa akong palpak na nanay. Bakit ho yung parang lahat na lang nakasalanan ko? Pagod na ho ako. Naiintindihan kita, Shen. Awang-awa nga ako sa'yo, eh. Kasi sa edad mong yan, inako mo ang pagiging ina sa kapatid mo. Tapos ito ko, matanda na ako, nihili kita matulungan. Pero hindi ko maintindihan bakit kailangan magpakawala ka dahil dyan sa galit mo, dahil dyan sa tampo mo. Masama pala? Masama pa naisipin ko naman yung sarili ko. Minsan pala pinabayaan ko si Ken-Ken kahit na paulit-ulit akong binabastos ng batang yan. Hindi la! Kahit na paulit-ulit akong binabastos ni Ken-Ken, hindi ko siya pinapabayaan. Dahil kahit hindi niya ako natututunang mahalin, mahal ko siya. Pero naisip ko rin na kailangan ko rin namang isipin yung sarili ko. Kalabisan pala na huminga naman sa lahat ng pagod. Pagod na ako, la. Mali ba na maging bata naman? Kasi baka nakakalimutan din yung lahat na bata pa ako. Hindi ko kaya lahat ng mga responsibilidad na tinapos sa akin na nanay. Nagrebelde ka rin. Opo. In what way? Paano ka nagrebelde? Napasama po sa barkada. Hala. Inom. Oo. Oh. Hanggang sa nakilala ko po yung... Sinong ama niyan? Si Eric, ma. Andiyan mo siya sa labas na gayosi. Binalaan na kita tungkol sa kalandian. Paano yung mga kapatid mo ngayon? Di ba ako makakalabas nito? Sarili mo lang ang iniisip mo. Kailan ko ba pinabayaan yung kaso ninyo? Ma, halos mabaliw na nga ako kakahanap ng trabaho eh. Para lang humay pambayad sa abogado ninyo. Para humay panggastos kay Ken-Ken. Ma, parang damo rin naman sa akin na mahal mo ko. Anak mo rin ako, ma. Alam niyo ho ba? Kung gaano kabigat at kasakit lahat ng mga responsibilidad na pinasa mo sa akin. Alam mo ba, ma? Kung gaano kasakit sa akin ang nakikita ko lahat ng mga kaibigan ko na nakapag-aral sila. Mahabang ako kanalimutan ko lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Kinalimutan ko yung sarili ko para lang magpakananay sa mga anak mo. Kahit ikaw ni minsan hindi ka nagpakananay sa akin. Shen, tara. Sandali. Iwanan mo muna kami mag-ina.
Sigurado ka ba sa boyfriend mo? Anak, sa unang tingin ko pa lang hindi siya magiging mabuti sa'yo. Ma, okay lang ba na ngayon sundin ko naman ko sana kung ano yung nagpapasaya sa akin? Kasi ma, kahit kailan hindi ako nang alam sa mga karelasyon mo. Dahil sa matinding tampo sa ina, hindi siya nakinig dito. At ipinagpatuloy ni Shen ang pakikipagrelasyon kay Eric habang ipinagbubuntis niya ang kanilang anak. Pero dito niya unti-unting nakilala kung anong klaseng lalaki ang minahal at ipinaglaban niya. Shen! May tubig. Inaaraw ka mawawala tapos uuwi ka ng ganyan ka, sabog na sabog? Hindi ka ba naaawa sa akin? Magiging tatay ka na! Dito na ako, di ba? Naputak-putak mo dyan, ha? Hindi! Hindi ako papayag na tumuntong ka dito ng ganyan ka! Magkakamatahin tayo, Eric. Hindi ako papayag na tatawagin ang anak ko isang adik! Ano sabi mo, ha? Ano sabi mo? Ha? Wait! Ikaw, bitawo mo si Shen! Bitawo si Shen, ha? Ipapupulis kita! Shen! Shen! Please, huwag! Bumaba ko, please! Huwag niyo kong mababalis. Sige na. Huli na to. Please. Promise. Eric, umalis ka na din. Bumalik ka na lang kapag handa ka na maging tatay. Shen. Magbabago ako. Eric, umalis ka na! Shen. Alis. Nanay na ako na. Ano ka ba? Matagal ka ng nanay. Hindi ba? Yan sila Kenken at saka si Krisha. Hindi ba matagal mo na yung inaalagaan? Pinagtatanggol, minahal. Nalulungkot lang kasi ako, Lay. Eh, siyempre, yung anak ko. Matutulad siya sa akin na hindi niya kilala yung tatay niya. Handa ako para sa sakripisyo na yun dahil alam ko na yun yung makabuti para sa kanya. Alam mo, ngayon pa lang, proud na talaga ako sa'yo, Apo. Isa ka ng ganap na nanay. Dahil alam mo, ang mga nanay gumagawa ng mga masasakit at mahihirap na desisyon alang-alang sa kanilang mga anak. Siya, halika na. Huwag nang malungkot.